Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Walang bagong kasunduan ng Pilipinas sa China tungkol sa iyong insyol. Yan ang giniit ng mga opisyal ng ating gobyerno taliwas sa pahayag ng Chinese Embassy. Pagkatapos lumutang ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, may panibagong kasunduan daw ang Pilipinas at China tungkol sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Embassy, may bagong modelong na pagkasunduan ang China at Pilipinas ngayong taon pagdating sa pangangasiwa ng sitwasyon sa Ayungin Shoal. Ang Armed Forces of the Philippines Western Command daw ang nakausap nila dyan. Kinumpirma rin umano ng AFP Westcom na inaprubahan ng ilang opisyal ng Pilipinas ang anilay bagong modelo. Kabilang sa mga naturang opisyal ang kalihim ng Defense Department at National Security Advisor na i-record daw ng China ang bawat detalye nito. Pero hindi naman binanggit ng China ang mga nilalaman ng umano'y bagong modelo. Pero para raw ito maiwasan ang mga hindi pagkakasundo at mapanatili ang kapayapaan sa Ayungin Shoal. Ang mga sinasabi niya ng China, mariing itinanggi ni Defense Secretary Gibo Chudoro. Wala raw kinalaman ang kanyang ahensya sa anumang kasunduan sa China. Giit ni Chudoro mula nang mag-courtesy call si Chinese Ambassador Wan Chilian ilang araw matapos siyang umupo bilang Defense Secretary noong July 2023, hindi na niya pinayagan ang anumang pakikipag-ugnayan ng DND sa Chinese Embassy. Sa naturang courtesy call, wala raw na pag-usapan kaugnay sa anumang gentleman's agreement o bagong modelo taliwas sa sinasabi ngayon ng Chinese Embassy. Panibagong kasinungalingan lang daw ito para pagwatak-wataki ng mga Pilipino at malihis mula sa mga ilegal na aksyon ng China sa ating exclusive economic zone. Pinabulaanan din ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang umano'y bagong modelo at kasunduan na sinasabi ng China. Katawa-tawa at kalokohan lang daw ito. Wala raw siyang nakausap na opisyal ng Chinese Embassy lalo na tungkol sa kasunduan na may kaugnayan sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Malinaw daw na ito ay fake news at disinformation. Ito na raw ang huling pagkakataong magsasalita si Anyo tungkol sa issue. Nilinaw na rin naman daw noon ni Pangulong Bongbong Marcos na walang anumang kasunduan ang kasalukuyang administrasyon sa China. Niwala rin nga raw na banggit ang dating administrasyon tungkol sa umano'y gentleman's agreement. Wala pa namang pahayag dito ang AFP Westcom. Para naman sa isang maritime law expert, panggagaslight ang ginagawa ng China sa issue sa agawan ng teritoryo. It's an incredible amount of diplomatic gaslighting. It really lacks credibility at this point because they've already gone through so many versions of these so-called agreements and they're always secret, they're always with some unnamed official, although there are innuendos. Even if you're the one who's on the right, no, they make you doubt it so that you will retreat. Sinagot kahapon May 5 ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pinakabagong pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila nitong Sabado. Ayon kasi sa China, sinumpirma umano ng Armed Forces of the Philippines Western Command o WESCOM ang bagong model ng pagtugon ng pamahalaan para lumala ang nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Sa isang pahayag, hinimok ni Secretary Chudoro ang China na itigil na ang paglalabas at pagkakalat nito ng mga hindi totoong mga pahayag na layong ipagwatak-watak ang mga Pilipino at pahinain ang suporta ng mamamayan sa laban ng bansa para maprotektahan ng Exclusive Economic Zone o EEX. Tuda rin ang kalihim sa naging pahayag ng China dahil inilabas ito matapos ang isinagawang squad meeting nito kasama sina United States Secretary of Defense Lloyd Austin III, Japanese Minister of Defense Kihara Minoru, at Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defense Richard Marles sa Indo-Pacific Command Headquarters sa Honolulu, Hawaii noong Huwebes, May 2. Mariing itinanggi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang akusasyon ng ilang grupo na nanunood lang ang Pilipinas sa nangyayaring agawan ng teritoryo sa West of Philippine City o WPS at tanging malalaking bansa lamang ang talagang makikinabang sa usapin. Sa isang pahayag, binigyang diin ni DFA Secretary Enrique Manalo
na hindi isang bystander lamang ang bansa sa nasabing issue dahil maigting na pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ang pagresolba dito. Inimukdi ng kalihim ang publiko na huwag magpadala sa mga akusasyon na ang layon lamang ay mawala ng suporta ang taong bayan sa ipinaglalaban ng bansa. Sinabi rin ng kalihim ang halaga ng pagbuo ng matibay na alyansa sa mga iba't ibang mga bansa para mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng Pilipinas. Nauna na ang nakapagsagawa ng dialogue ang bansa sa mga kaalyado nito ang bansang Estados Unidos, United Kingdom, Australia, Japan, Republic of Korea, Vietnam, Indonesia, India, and European Union. Mariing itinanggi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nagkaroon naman noon ng new model of agreement ang Pilipinas at China sa usupin ng Ayungin Shoal. Giit ng kalihim, wala at hindi niya pinahihintulutan ang anumang pakikipag-ugnayan ng DND sa Chinese Embassy. Anya, hindi rin totoo ang sinasabing nagkaroon ng gentleman's agreement ang Pilipinas at China na mag-courtesy call si Ambassador Wang Jilian. Dapat na raw itigil ng China ang ganitong klaseng panlilinlang para hatiin ang sambayan ng Pilipino. Kasunod dito, hinikayat din ng kalihim ang publiko na maging mapagmatsyag sa mapagmanibolang paraan ng China sa naturang issue. Itinanggi ng Department of National Defense na may bagong pinagkasunduan ng China at Pilipinas para maayos ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., walang napag-usapan ng DND at Chinese Embassy kaugnay sa sinasabing new model. Giit ni Teodoro, hindi sila nagkaroon ng anumang pag-uusap pagkatapos ng courtesy call ni Chinese Ambassador Wang Jilian noong nakaraang taon. Ginagawa lang daw ito ng China para hatiin ang mga Pilipino at i-distract kaugnay sa anyay illegal na presensya at kilos ng China sa ating exclusive economic zone. Tinawag naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na katawa-tawa at walang katotohanan ang sinasabi ng China. Hindi rin daw pinapayagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinuang opisyal ng Pilipinas na pumasok sa anumang kasunduan kaugnay nito. Sabi ni Secretary Anyo, gumawa pa ng group chat ang Chinese Embassy kasama ang ilang miyembro ng media para imanipula ang impormasyon. Wala rin daw alam ang Department of Foreign Affairs sa umano'y new model na sinasabi ng Chinese Embassy. Iginiit ng DFA na hindi pumasok ang gobyerno sa anumang kasunduan na magsusuko sa karapatan ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone, kabilang ang Ayungin Shoal. Itong sarado ng sabihin ng, nitong Sabado, nang sabihin ng Chinese Embassy na nagkaroon ng kasunduan ng China at Pilipinas sa pamamagitan ng AFP Western Command para umayos ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Pumayag daw rito ang ilang opisyal ng Pilipinas, kabilang ang Defense Secretary at National Security Advisor. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng AFP Westcom. Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw, bunyog, bunyog.